Keith Thompson, may buwelta kay Zian Gaza. Latest news. Hot topics. Pangakwentong pinag-uusapan. Yan ang trending. Trending ngayon at pinag-uusapan ang naging first media interview ni Ana Halandoni matapos ang insidente ng pambubugbog sa kanya ng kanyang kasintahan na si Keith Thompson. Nangyari ang insidente noong March 18 sa Tagaytay. Nakahingi ng saklolo ang aktres sa kanyang mga kaibigan at pulisya at tagumpay siyang na-rescue mula sa kamay ng aktor. Ngunit bago ang lahat, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa akin channel, ano pang inaantay mo? Hit subscribe and turn on notification bell para una ka sa showbiz updates. Naging usap-usapan nga ang first media interview ni Ana Halandoni matapos ang insidente ng pambubugbog. Samantala, sa kanyang naging interview, hindi ganun kadetalye ang paglalahad niya sa ano nga ba ang nangyari sa kanila ni Keith Thompson, kung bakit umabot sila sa punto ng sakitan. Halatang matindi ang trauma na pinagdaanan ni Ana sapagkat maraming beses siyang halos hindi makapagsalita at paulit-ulit na umiyak dahil sariwa pa sa kanyang alaala ang sinapit sa kamay ni Keith. Ayon nga kay Ana, sa gitna ng kanilang inuman, nang magbakasyon sila sa Tagaytay, ay napag-usapan daw nila ang paghihiwalay ng kanyang asawa. Nandun daw ang pagdududa ni Keith na baka rin iwan siya ni Ana. Nangyari po kasi yun, na nag-usap po kami na gusto daw po niya akong pakasalan. Tapos po, sabi niya, mahal na mahal niya ako. Ganon din ako sa kanya. Ayon pa sa pagsasalaysay ni Ana, tapos po, may mga pinapadelete po ako sa kanya na mga pictures namin sa social media. Tapos naging okay naman po yung usapan namin. And then, ang next na po niyang tanong sa akin, na iniwan mo yung ex mo, diba? Diba hiniwalayan mo siya? Sabi ko, oo, ang tagal na yon, 2018 pa yan. Alam mo naman kung ano ang nangyari, kung bakit. Tapos sabi niya sa akin ka lang, hindi ka pwedeng mapunta sa iba. Kaya nung sinagot ko siya, sabi ko sa kanya, mahal kita, hindi kita iiwan, alam mo yan. Bahaging salaysay ni Ana. Paulit-ulit na umiiyak si Ana nang humarap ito sa entertainment press dahil sa hindi niya akalaing mabubuhay pa siya sa ginawa sa kanya ng aktor. Ang buong akala raw niya ay patay na siya. Kaya dagdag na kwento ni Attorney Faye Singson, hinimatay raw si Ana sa ginawang pananakit sa kanya ni Keith. At nung nagising daw ito, ilang beses daw niyang kinurot ang sarili para tiyaking buhay pa siya. Dagdag na kwento ni Attorney Faye Singson at Miss Diane, ang bahagi ng legal team ni Ana, nung umakyat daw sila ng Tagaytay, medyo iba na raw ang mood ni Keith na matindi raw ang pagsiselos nito. Kalalabas lang daw kasi ni Keith ng lock-in taping kaya nagkita sila at napagdesisyonan nilang magbakasyon sa Tagaytay. Nung nasa kotse raw sila, ikinuwento raw ni Ana na meron siyang gagawing proyekto. Sinabi raw ni Keith na maghuhubad na naman ba ito? Ipinaliwanag naman daw ni Ana na yun naman kasi ang image niya. Magpapalamas ka ng... At nilamas daw ni Keith ang maselang parte ng kanyang katawan habang sinasabi ito. Dagdag pang kuwento ni Attorney Faye, pagkatapos daw saktan ni Keith si Ana, nagpatulong pa raw ang aktres sa kanya na dalhin na siya sa hospital dahil sa sobrang sakit ng kanyang katawan, lalo na ang kanyang ulo. Hindi raw pumayag si Keith at sinabi lang daw ng aktor sa kanya na siya ang manggagamot. Kaya humingi raw ito ng biogesic sa reception ng hotel at pinatake sa kanya. Hanggang sa nakatulog na raw si Keith. Sobrang nanghina raw si Ana pero pinilit niyang tumayo para tingnan ang sarili.
Nagulat daw siya na sa sobrang pamamaga ng kanyang mukha, halos hindi na raw niya makilala ang kanyang sarili. Kaya hindi na nga rin daw niya alam kung sino ang na-message niya sa kanyang messenger dahil hindi na niya gaanong makita ang nasa phone. Sabi pa ni Attorney Singson, bandang 5:30 daw ng hapon nangyari ang pambubugbog kay Ana. Pasado alas 7 ng gabi na raw dumating ang mga pulis para saklolohan ang aktres. Doon na raw nagising si Kit at hinuli na ito ng mga pulis. Isinugod naman sa ospital si Ana. Kahit aminado naman ng aktres na nariyan pa rin ang pagmamahal niya kay Kit, gusto niyang mabigyan ng hustisya itong nangyari sa kanya. Samantalang, aminado ang sexy star na nangangamba siya para sa karir ni Kit, lalo pa at mukhang mahihirapan itong makabawi sa kanyang showbiz career. Ayon pa kay Ana, siyempre po, yun ang karir ni Kit eh. Sa pagkakakilala ko po sa kanya, gusto niya po talagang maging best actor. May pangarap po siya, yun ang sinasabi niya sa akin sa karir niya. Pagsubok lang naman po yun eh, malalagpasan din po yan ni Kit. Kailangan lang talagang tanggapin niya at magpakatotoo siya sa sarili niya para makapag-start siya ng maayos. Wala di umano ngayong komunikasyon si Ana Halandoni at Kit Thompson. Samantala, bumwelta naman si Kit Thompson kay Zian Gaza dahil sa mga naging post ng pambansang Marites tungkol sa isang continental girl na meron di umanong Chinese Sponky at kasama niyang nagpunta ng Amanpulo kapalit ang 250,000 pesos. Wala mang nabanggit na pangalan si Zian Gaza, ngunit ang paniniwala ng mga netizens, ang post ay patungkol kay Ana Halandoni. Tila hindi naman nagustuhan ito ni Kit Thompson ang tila pagpapakalat ng maling impormasyon ni Zian Gaza. Kaya sinabihan niya itong tumigil sa pagpapakalat ng maling impormasyon. Stop spreading misinformation, ayon kay Kit. Mapapansin naman na naka-turn off ang comment section at walang sino man ang pwedeng magkomento dito. Sa nasabing press con ni Ana, sinabi nito na desidido siyang sampahan ng kaso si Kit para na rin sa mga kababaihan na biktima ng pang-aabuso na katulad niya. Kung kayo po ay may nais sabihin o komento, maaari kayong mag-iwan sa baba. And please hit like and subscribe button para updated ka sa mga trending news tulad nito.